Tara, magluto tayo ng adobong manok na may itlog. Una, minamarinate ko muna yung manok gamit ang toyo tsaka paminta. Tapos iiwan ko siya ng isang oras para kumapit talaga yung lasa bago iluto. Siyempre, bago ako magluto, maglalaga muna ako ng itlog. Nilalagay ko talaga ang itlog pag malapit na kumulo yung tubig. Tapos iiwan ko siya ng 10 minutes para sakto yung luto niya at hindi ma-overcook ang itlog. Tapos magpiprito na ako ng manok. Mas gusto ko kasi talaga na ang adobo ko piniprito muna kasi iba yung texture niya tsaka hindi malabsa. Yung iba naman, piniprito pagkatapos pakuluan sa kanyang sabaw, dun sa toyo tsaka sa suka. Pero ako okay na yan kasi minarinate ko na nga. Kaya pwede na siyang iluto. Ang adobo talaga ang isa sa pinakamadaling iluto para sa akin. Maliban syempre sa pritong itlog. Basta sanay ka naman lumasa ng pagkain, kayang-kaya niya ito iluto. Malalaman niyo naman kung masyadong maalat, pero huwag din niyo masyadong maraming suka para hindi naman masyadong maasim na parang suka na lang nilagay. O ayan, tapos pag okay na yan, aahunin na natin yan, tapos igigisa na natin. O ayan, medyo okay na talaga siya, kaya yan, ahunan na at mag-gisa na tayo. Kasi pag nagluluto talaga ako ng adobo, gusto ko talaga ginigisa yung bawang. Hindi ko talaga siya sinasama sa pagpapakulo. Kasi masarap talaga at mas lumalasa yung bawang kapag nagisa. Tapos isasangkot siya ko pa uli yung manok. O ayan o, medyo brown nga, di ba? Yung bawang bago ko nilagay yung manok. Tapos lalagyan ko yan ng oyster sauce para mas malinamnam. May iba kasing lasa talaga yung oyster sauce, mas nagpapasarap. Tapos nilagay ko na rin yung toyo na minarinade ko kanina. Tapos syempre lalagyan ko siya ng konting tubig para hindi naman masyadong maalat. Syempre lalagyan ko ng paminta slice. Syempre ang asukal na pampabalance ng lasa para medyo manamis na miss. Tapos lalagyan ko na rin yung suka at pakukuliin ko yan hanggang maluto yung suka. O ayan, actually luto na yan at medyo malapot na kaya nilagay ko na yung itlog. Konting pakulo na lang yan. O tapos na. Tara, ihain na natin. Ayan, luto na. Ang bango-bango. Mukhang mapaparami na naman ang mga anak ko. Salamat!